Bakit may mayaman at bakit may mahirap? Bakit may mga tao na mabilis nila nakukuha pangarap nila? At bakit kaya yung iba matagal? O kaya minsan nga hindi nila ito makuha. Karamihan ng tao, usually ang alam nila na way para makuha ito ay mag-aaral ng mabuti, mag-enroll sa magandang paaralan, pagkatapos ng college, makakuha ng diploma, at makakuha ng magandang trabaho. At kapag nagkaroon ng magandang trabaho, magkakaroon ng magandang income at matutupad na ang pangarap niya. Pero, oops! Teka lang. Punta tayo sa tinatawag na katotohanan. Na pagkatapos mo graduate, malaking porsyento ng tao ay pumapasok sa pintuan na samahan na walang trabaho. Ang katotohanan, kung may trabaho ka ngayon, totoo ba na masaya ka sa trabaho mo? Kung nagtatrabaho ka, kailan ka titigil? Kaya ka nagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan. Ang pangangailangan ba tumitigil rin? Hindi. Kaya hindi ka rin pwede tumigil. At kung may trabaho ka, may savings ba na natitira? Ang problema ng tao, hindi sa laki o liit ng sahod. Hindi rin sa opportunity. Ang problema ng tao, financial awareness. Ang pera ni Juan presents ang cash flow quadrant. Meron tayo apat na klase ng tao na iba-ibang pinanggagalingan ng income. Ito ang tinatawag na ESBI or tinatawag nating employee, self-employed, business, and investment. Magsimula tayo sa employee. Mga klase ng tao dito ay kumikita sa pag-work sa ibang tao. Usually, sila ang mga pumapasok sa opisina 8 hours araw-araw na nakatali sa 40 hours sa isang linggo. At nakadepende sa monthly salary as a primary source of income. Ang typical characteristics ng employee ay gusto nila ng security at magandang benefits sa trabaho. Ang kailangan mo dito, maraming time at maraming effort bago ka kikita ng malaki. Sunod naman ay self-employed o small business. Dito naman, kadalasan ayaw nila na may nagtatrabaho para sa kanila. Gusto nila, sila mismo ang gumagawa. Halimbawa nito ay mga ahente, mga walang boss, yung hawak nila oras nila, karpentero, doktor, sari-sari store. As long as ginagamit mo yung lakas mo at oras mo, ikaw ay self-employed. Kung maganda dito, ay wala kang boss, hawak mo oras mo. Katulad rin ito ng employee. Kailangan na maraming time, maraming effort bago lumaki yung kita. Pero pag walang kliyente at nagbabakasyon, wala silang kita. Ang employee at self-employed, ang side na ito ay tinatawag natin na active quadrants o linear income. Ibig sabihin nito, kailangan ng tao bigyan ng oras at effort ng trabaho para kumita sila ng pera. Usually, ito yung mga no work, no pay jobs. Tignan naman natin ang business. Isa sa mga sikreto ng mga mayayaman is they own a system, not the job. Ang maganda dito, wala ka rin boss at hawak mo rin oras mo. At may chance kang maging mayaman o maging multi-millionaire once napalaki mo yung negosyo. Ibig sabihin, alam nila na ang sistema ang paraan para magkaroon sila ng kalayaan. Kumukuha sila ng talentado at magagaling na tao para nagtatrabaho para sa kanila. May abilidad sila to lead at mag-manage ng tao. Kaya kahit magbakasyon sila ng matagal, ang pera tuloy-tuloy na pumapasok pa rin. Less time, less work, malaki pa rin ang kita. Ang pinagkaiba ng self-employed sa business, hindi ka pwede pumuno ng trabaho kasi meron ka lang 24 na oras. Sa business, pwede mo paramihin. Ibig sabihin, kung hindi mo na kaya magbenta, kumuha ka ng taga-benta. Kung hindi mo na kaya magbilang ng pera, kukuha ka na ng taga-bilang ng pera. Ibig sabihin, napaparami mo yung sarili mo dito. At dumarating sa punto na hindi ka na nagtatrabaho pero kumikita ka pa rin ng pera. Ito ang advantage ng magnegosyo.
Finally, ang investment. Dito, ang pera mo ay nagtatrabaho na lang para sa'yo. Kahit walang effort at walang time, kumikita ka pa rin. Usually, ito yung mga kumikita sa stocks, forex, real estate, at iba pa. Halimbawa nito, kung meron kang 10 million na pera na naka-invest at may interest ito na 5% sa isang taon, magkakaroon ka ng 500,000 pesos. Kaya mo na kaya mabuhay nito ngayon? Ito ang pinagkaiba ng investment. Ang business at investment, ang side na ito ang tinatawag natin na passive quadrants or passive income. Ibig sabihin, palagi sila kumikita kahit hindi sila nag-e-effort at nagbibigay ng oras once na naging okay na ang kitaan. Ngayon, alam mo na kung bakit lahat ng mayayaman ay narito sa quadrant na ito. At kung gusto mo umasenso sa pinansyal at nasa E or S quadrant ka ngayon, kailangan mo dahan-dahan pumunta sa business quadrant, tapos sa investor quadrant. Hanggang maging stable na or profitable na yung kita mo at kaya mo na iwan yung job mo. Kung mapapansin mo, sa passive quadrant, gumagamit sila ng other people's time, other people's effort, and other people's money. Kaya sila meron time and financial freedom. Ngayon, alam mo na kung saan quadrant ka at ano ang dapat mong gawin para umasenso sa financial. Makibahagi at magkomento. For more news updates, please don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel. Hanggang sa muli!